Hello guys, for today's video ay electric planer ng Powerhouse ang ating susubukan. At eto na ang electric planer ng Powerhouse. Basta naka-Powerhouse, kaya! Buksan na natin ang ating bagong electric planer ng Powerhouse Built-Up. Ang model number ay PHM-1900BX. Meron na itong depth adjustment knob, lock button, soft grip handle at dust collector at 700 watts na 220 volts. Ang rated frequency ay 60 hertz at ang kanyang no load speed 16,000 rpm, breadth of planer 82 by 1 mm. Makikita na natin ang ating bagong Powerhouse electric planer. Meron itong instruction manual, warranty card at saka dalawang carbon brush. Meron siyang guide at isang wrench pantanggal ng blade. At meron din siyang dalawang pirasong sharpened blade guide. Ayan. May styrofoam pa siya dito. At meron siyang dust collector. Ganda nito, kasi kapag gumagamit ka ng electric planer, maalikabok, bumubuga talaga yung kanyang pinagkataman. Kaya mas maganda talaga, meron itong dust collector para hindi madumi kapag nagtatrabaho ka. At eto na ang ating bagong electric planer ng Powerhouse Built-Up. Ayan, naka-plastic pa oh, bago. Eto ang adjustment knob. Hanggang 1.0 mm ang lalim ang pwede niyang katamin. At ito naman yung kanyang lock button at switch. Habang ginagamit mo to, pwede mong gamitin yung lock button. Ganito. Then, ilalock natin yung switch. Ayan. Ayan, nakalock siya. Tapos yung kanyang handle, maganda rin siyang hawakan. Saktong-sakto dito sa kamay ko. Ayan, oh. Left or right. Saktong-sakto. Ayan. Tsaka naka-rubberize siya dito. Kaya hindi siya dudulas habang ginagamit. Ito naman yung kanyang talim. Ayan. At dito naman lumalabas yung kanyang pinagkataman. At dito rin natin ilalagay yung kanyang dust collector. Ganito. Ayan. Tara, susubukan na natin ang Powerhouse electric planer. Basta naka-Powerhouse, kaya! Susubukan natin katamin itong palitsina na kahoy na 2x3 gamit ang ating Powerhouse electric planer. Ang gagawin natin is wala muna siyang dust collector. Titignan natin kung gaano siya kakalat kapag walang dust collector. Isaksak na natin sa 220 volts. Ang ganda ng kanyang tunog. Tunog mayaman. Ito na yung 2x3 na kahoy na kinatam ko gamit ang ating electric planer ng Powerhouse. Ito ang size niya ngayon is 3x3 na lang. In less than 5 minutes, ganito na lang yung kanyang size. Ganyan kabilis kapag gagamit ka ng electric planer ng Powerhouse.
built up. At ito naman yung kanyang pinagkataman. Ayan. Ngayon naman ay gagamitan natin ng dust collector. Hindi na ganyan kadumi yung kanyang kalat. Magkakatam ulit ako ngayon ng 2x3 na palo China at ikakabit ko ang dust collector ng electric planer ng powerhouse. At titingnan natin kung madumi pa. Ayan, winalis ko na yung pinagkataman at nilagay ko na dito sa sako. Tatanggalin natin itong dust collector. Ayan, dito naiipon yung mga pinagkataman ng ating electric planer. Kapag marami na yung pinagkataman, tatanggalin na lang. At least nabawasan na yung kalat ng pinagkataman dahil dito sa dust collector ng ating electric planer ng powerhouse built up. Ang ganda ng pagkakakatam, oh. Pinong-pino. Ayan. Oh. Ganda, ang galing talaga ng powerhouse electric planer. Ang masasabi ko lang dito sa electric planer ng powerhouse ay napapadali at napapabilis ang trabaho sa pagkakatam. Maraming salamat po sa inyong pananood. See you on my next video. Bye bye.